Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, November 21. Ang ebanghelyo ngayon ay Luke 19:11-28. Ako po si Father Luciano Feloni mula sa Diocese ng Novaliches. Ang ebanghelyo ito ay isang talinghaga, ang kwento ng isang tao na pumunta sa malayo para maging hari at bagong umalis, iniwan ng tigi-isang gintong coin sa mga utusan niya. At nung bumalik, binalik sa kanya ang pinagnegosyo nila. Sabi ng isa, sumagot siya, "Magaling, mabuting utusan, dahil naging matapat ka sa maliit na bagay, mapamamahala kita sa 10 lunsod." Magaling ka dahil matapat sa maliit na bagay, kaya ang tiwala ng Diyos ay palaki ng palaki. Sana mag-reflect tayo ngayong araw na ito, no? Ang mga bagay na binigay ng Diyos sa atin, pinakatiwala ng Panginoon sa atin, tulad ng pamilya, ng kalusugan, ng pananampalataya, ng galing, ng talino, ng husay, lahat po yon ay parang mga gintong barya na binigay ng Diyos sa ating, but inaasahan niya na gagamitin natin upang ipalaganap, upang talagang pagyamanin natin. At the more na nagproproduce, the more na magbibigay ang Diyos sa atin. Kaya kapag tayo ay hindi nagproproduce para sa Panginoon, hindi rin tayo tatanggap. Actually, nagalit siya sa mga walang nagproduce. Nagalit siya dahil tinawagan tamad. Binigyan kita pero hindi ka nag-work para sa akin. Ngayong araw na ito, feeling ko isang malaking paanyaya na gamitin mo lahat ng iyong strength, lahat ng iyong talento, lahat ng iyong talino, lahat ng iyong lakas, lahat ng iyong passion para mag-produce para sa Panginoon. At makikita mo na ang ibibigay sa iyo ay palaki ng palaki. The more you produce, the more the Lord will bless you. The less or the more tamad na naging ka para sa kaharian ng Diyos, the less na ibibigay ng Diyos sa iyo. Kumbaga, ang kasaganaan ay nasa ating palad. If we work for Him, sigurado na ang pagpapala ng Diyos ay palaki, palago, at pagyayamanin niya. Kung nagustuhan mo ang video ito, don't forget, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media. Let's make the Word of God viral. God bless.